Morning goods everyone and welcome to another episode of Shock the System Podcast brought to you by Sonare Tech and Gamers Hub, Slick Tight and Slick Tight Pomade. Today, napakaganda itong episode natin dahil meron tayong guests. Guests ha? Dalawa. So episode 6 natin, anim yung guests. Episode 5, pito. Ngayon dalawa pero for sure quality na naman ang usapan natin. Eto mga guests natin, kapag sinabing endurance, eto kagad ang pumapasok sa isip ko. Endurance, tapos siguro ano, crazy. crazy endurance athletes. Without further ado, let me introduce to you, of course, my good friends, Jamie Ramirez and Attorney Alden Lim. Welcome to the show, Bradis. Thank you for having us. So, yun, hindi ko na muna kayo papakilala because alam kong masyadong mahaba ang resume natin. So, quickly, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Brady, please introduce yourself and how do you want to be known by our 1,000... Parang ilang followers lang? 1,100 subscribers na tayo sa YouTube. Wala pa yata tayo 2 months, diba? Kaka-start lang natin. Episode 7, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-subaybay sa amin. Brady? Well, yes. I'm Jamie Ramirez. I've been friends with Rafi since... Kailan ba? Since I started triathlon. 2017, tama? So, anong pag-describe sa akin? Parang confused siguro. Kasi medyo broad yung kung sabihin mo endurance athlete ka, di ba? Pero anong type, di ba? Anong category? Kasi ang daming pinagagawa eh. Meron, syempre, mahilig tayo sa triathlon, sa cycling, sa running, trail running, sa bikepacking, and all the other ano. So, pero yung background mo talaga is... Well, bulakbul dati siguro. Hindi, nag-start ako sa triathlon. Diba? Triathlon. With fitness first. With fitness first. So, doon ako na-adopt nila Dora and Mark Ellis before. 2011. First stint ko sa triathlon. Together with the B-Boys. Yes, diba? Yes. So, nabuo yung B-Boys na rin after a while. Yeah. So, si Joey na una, and then si Mike Benedicto, and then unti-unti yung mga ibang friends from Bacolod, yun, nabuo doon. B-Boys, guys, ano yun, mga Bacolod boys. Yan, sila, Coach Moy, diba? Yan. Si Coach Moy, kasama rin sa Fitness First. So, before, just to give you a background, yung Fitness First, cycling team. Yes. Palang yan. Tapos, ang mga kasama niyan, syempre nila, The Machine, Mark Ellis, mga foreigner... Also, sila Erica Narandang, sila John Rutia, Anthony D, Mikey Dairit, Andy Luterio, which is a triathlete also. Yes. So marami. Sila Pao Defensor, Pat Hoson, yan, triathlete na yan. Yes. So yun yung mga kasamahan, mga older generation. Naku, pwede bang seasoned? Mga seasoned athletes. Seasoned athletes. Older. Tama. Kasi baka wala nang makinig sa atin pag older. Attorney Alden, so hindi nyo alam siya to. Si Brady Alden, attorney to. Ha? Makikita nyo palagi lang to nagbabike. Oh. Tsaka pa na yung SNC lang yan. Best way to describe your background, attorney? Sa akin, background? Lawyer by profession. Pero of course, passion ko yung sports. Mm. Any sports. So, yung background ko sa sports, I started with lahat tayo. Team sports, yes. Nung kabataan natin. So, I played football for so long. Or soccer. Mm-hmm. Then, after ng law school, I tried to... Nag-enter ako na sa individual sports kasi mm-hmm. mahirap na mag-team sports. So, then, as time goes by, mostly, syempre, outdoor sports talaga. Sa ngayon, I can describe myself as parang more on adventure sports. Kung basta any adventure by 4x4 or by motor or cycling or trail running or hiking or any na basta involves adventure. Medyo challenging, masaya. Yun yung gusto talaga ni Atty. Challenging. Challenging. So do you find triathlon challenging enough or is it not enough? I used to do triathlons ever since 2010.
up to now. Depende yes, sa okay. ano, depende sa course. Mm. Kung gusto ko yung course 'yun. Sabi nga ni pero hindi pa ako nakapag full Ironman. So, sabi ni Brady kung mag full Ironman daw. Samahan niya ako. Pero gusto niya sa ano, yung Nepal. Nepal. Oh, yung kasi meron dun before, 'di ba? Yung parang yung Himalayan Man ba or Himalaya, yung extreme triathlon sa Nepal. So, hindi pa eh, yung Norseman na consider mo ba yung Norseman? Yun, no? Yung actually na consider yung Alaska Man, 'di ba? Hmm. Tsaka Swiss Man. Marami yung, eh, sa basta sa extreme triathlon na series extreme. Pero magastos din eh. Mm. Parang well, nauna also, yung bikepacking after ng triathlon, diba? Tapos ng trail running. And then after trail running, more on bikepacking. Correct, correct. So, siguro, yun yung next. So, we will talk about yung we will talk about yung mga nagawa na nilang adventures later kasi nakapag-ikot na ito sa maraming parts of the world na hindi nyo na-imagine na pwede palang gawin ng at saka ginagawa nila ng by pair. Silang dalawa lang ang palagi mag-partners. Mamaya tatarong natin kung sino ba talaga gusto nila maging partner pang habang buhay. So, mamaya yun. Okay. Tanong yun. Kasi medyo umano na tayo, tumatanda na, tumatagal na. Kung gusto ba talaga nila na sila pa rin magkasama, di ba? Masasagot yun mamaya. So, yun. Speaking of, kwentuhan nyo naman kami, boys, kung paano kayo nagkakilala. Tapos, paano nyo na pag-decide na since, yun nga, the common denominator is of course, triathlon, mm-hmm. di ba? So, paano kayo nag-decide to go out of triathlon and try the much challenging sport? We used to see each other sa mga races din eh. Mm. Way back, siguro mga 2013 o 14. Yung first na memory ko siguro of Aldin, para sweet eh. Nakagrabe. Akala ko sa pag-wiwi na lang ako kinikilig. And then eh, sa ano yun, Xterra Albay. Oh, so okay. around that time. Ano to, yung sa ano pa, yung doon yung sa Santo Domingo na Xterra Alba, yung sa Black Sand kasi di ba? Yes. Oh, kasi isang ruta yung akyat yung ka doon, tapos baba, tapos sa Tito ka na. Yes, di ba? Kasi yung recent na Xterra Alba, yung last dito na sa Embarcadero, yung loops na eh. Hindi. So, yung una to, akyat talaga sa doon sumabog yung tuhod ni Ige eh, kaya di siya nakarera. Oh, sa Mayon talaga. Oh, sa track rid yun. Oh, so yun kasi isa kaming tirahan with all the other athletes and then the next one yung sa Baguio. Sa TNF, yung, the North Face. The North Face. Oh. Hindi, aside from that, yung ano, yung by partner din. Partner ko si Mike Amistoso. Partner ko si Nelo. Sa Epic Challenge, Cordillera. No, Epic Cordillera. Challenge. Okay. Three-day stage race na mountain bike. Mm-hmm. Ayan. So, ang naging background talaga, kasi yung mas gusto nyo yung multi-day events. Is that one of ako the... Mas gusto ko yun. Kasi mas ano mas nakikita mo talaga yung place. Yeah. Ako more on the what attracts me the most sa mga events o ano is the route. Mm. Kung maganda yung route, yun. Gusto ko yun. And yung napag-usapan rin namin parang mas sulit kasi yung multi-day. You pay a certain amount so whether magkano siya, let's say like yung PTL namin 12,000 per person pero that's ano 5 to 6 days na. 12,000 US. Pesos yun. Pero yung sa mga tour divide, yung mga ginawa nyo na, yung mga nasa like yung UTMB, mga ganun, ano yung average na expenses for the yung tour divide yung mahal? Actually, yung tour divide, walang registration fee. Okay. Walang registration fee. But of course, to arrive there, yun yung papamahal. Yung travel. Yung, kasi travel, tapos yung mga mali-mali pa namin na gastos. Yun yung nagpapamahal. Plus, syempre, yung training mo before that, yung equipment, yun yung medyo... Parang kinocompare lang din namin siguro yung ratio ng expense to joy that we get. Oh. Kasi 'di ba for example sa triathlon, magkano na ba ngayon? $800. $800, correct. And then, wala ka namang masyadong nakikitang tanawin, 'di ba? Yung tinitingnan mo lang yung nasa dulo. Finish line. It's more on ano eh, yeah. It's more on performance based talaga eh. For me ah, parang my opinion 'yon na I want to be my better self, 'di ba? 'Di ba na dapat yung time ko mas mabilis than the previous one. Hindi siya focused sa surroundings masyado eh. So meron din kayong mga races na inulit na. Like for example, nag-race kayo last year then
you want to do it again this year just to beat that. As much as possible, ayaw namin ayaw ulitin namin. Kasi sayang. Na-realize namin, habang ginagawa mo kasi itong mga races na to, o yung mga events na to, na-realize mo na ang dami pa lang ang gandang lugar sa buong mundo. Tapos this lifetime is so short to see all those places. Alam mo kasi, lalo na pag pumunta kami sa Silk Road, pumunta kami sa Tour Divide, you're gonna meet all these people that almost the same vibe sa'yo. Na who wants to see the world and ikukwento nila sa'yo how beautiful their place is, yung mga lugar na napuntahan nila, yung mga things that they did. Tapos ma-imagine mo, bakit ko pala inuulit-ulit yung ganito? Eh, pwede mo naman puntahan yung iba. Para ma-experience mo, will really open up your eyes to the world. Alam mo yun? Nice. There are so many experience sa mundong to na maganda i-experience. So it's a totally different approach when you do like like triathlons because in triathlon, gusto mo siyang ulit-ulitin for the personal best. But this time, you have your different term, different personal best. Kumbaga, different approach on the personal best. It's also more na yung experience very, very enriching. Diba? Yung people na, yun nga, yung sinabi ni Aldi, na yung the people that you meet, same wavelength kayo. Hindi naman crazy, 'di ba? But parang explorers, okay. 'Di ba? Gusto nila yung challenge of it, yung survival na aspect of it. Hindi kayo mamimit mo yung mga people along the route, 'di ba? Yeah. Yung mga na-meet mo nung sa no, maraming good Samaritans talaga. And hindi sila madamot sa advice sa mga syempre, kami medyo newbies kami when it comes to yung adventure side of racing naman eh. How to survive, ano yung mga hacks, ano yung mga, hindi siya yung tipong, di ba, kasi sa triathlon, very specific yan eh. Yes. Ano yung kailangan mo kainin, may intervals ka. Ito naman, parang, sometimes you go with the flow eh. Kailangan very aware ka of how your body is doing, di ba? Ano yung kailangan ng katawan mo na wala ka namang coach na magsasabi sa'yo na, oh, kailangan mo na gawin to. Kasi katawan mo yun eh. Correct. And daily, ganun talaga yung nangyayari. And very different yung araw. Yun yung gusto rin namin siguro sa multi-day. Aside sa, di ba, nag-start kami sa multi-day sa mountain biking. And then trail running. And then back to cycling na naman. So, magandang challenge. Maraming learnings din. I guess yun yung nagpapa-attract din sa amin doon. So how would you describe the atmosphere ng ganyang community versus the triathlon community? I'm asking this just for our listeners to know the difference and the beauty of the energy na binibigay ng ganyang community. Because of course, we all know, kapag sa triathlon, di ba? Siyempre, aminin na natin. Pagdating natin dun sa race day, lahat yan. Game face yan lahat. Tapos, kasi nung nasa Kona ako, well, nung 2022, nandun ako kasama yung biggest contingent natin. Yun pa yung magkasama yung men and women. So, na-experience ko na hindi ako participant kasi nag-cover ako. Na-compare ko yung energy ng island versus nung all women na lang. So, pero nung nandito yung nung last year, nung 2023, may mga lalaki pa rin naman sa island, yung mga plus one, yung family. Pero hindi ganun kataas yung testosterone ba? Hindi ganun ka game face. Kasi nung 2022, hindi nga kami kahit nasa Queen K kami nagbabike lang, kala mo nasa karera na, ensayo lang. Diba? So, triathlon really is a different energy. So, I'd like you guys to share with the people. Kasi kung hindi to enjoyable, malamang hindi nyo na rin ginawa. Kayong dalawa ang pinakilala ko na sobrang chill na tao. Na kahit saan kayo dalhin, hindi ko kayo nakikita ang nagagalit. So, please share with our listeners how fun is it to do an multi-day endurance event. Mas ako, nakita ko mas chill yung mga tao. Sobrang chill. Tapos, alam mo yung pagbubunta ko sa mga ganyan, yung same vibe kayo. Tapos, and you thought, minsan pag nagkukwentuhan, and you thought you've done so much, dun mo meet yung mga tao who's much more crazier than you, or mas may yung mga ginawa nila is much more, hindi ko naisip yun na, kakaiba yun na, yung parang mga ganun. So,
yun. Like for example, may na-meet kami yung si Sam from Australia. Mm. Yung training niya, dun siya nagba-bikepacking sa Nepal. Tapos okay. Nakapag-climb na siya. Nag-Everest ba siya o K2 ba yun? Okay. So, Everest siguro. Everest. Yung mga ganun. Tapos, wala, sobrang chill lang na girl na ganun. Tapos, may ano rin, may na-meet rin ako na Irish dun sa Silk Road Mountain Race. Ang nagawa niya pala is, he's part on of an F1 team na logistics company. Mm-hmm. Tapos, he raced a couple of Baja races on motorcycle. Baja races. Ah, yung ano Baja to, races. Off-road to na. Off-road ayong... na 1,000 kilometers sa Baja. Then, may na-meet rin ako yung sa Tour Divide. Nakasabay ko. New Zealander siya. Tapos, twice niya na tinapos yung God Zone. Ano yung God Zone? God Zone is para sa akin na based sa, well, ni-research ko. Isa siya sa mga pinakamahirap for me na race in the world. Adventure race siya. So, 800 kilometers siya sa New Zealand. Okay. Unsupported for 9 to 10 days. Bit-bit mo lahat. So, mag-run ka, magbabike ka, mag-rafting ka, mag-ice traverse ka, lahat. Tapos bit-bit mo yung lahat. Unsupported yun. Wow. Tapos, ikaw magna-navigate. Ikaw magna-navigate. May mapa ka lang. Wala kang GPS. Walang GPS. Wala. And you're gonna do it with a team. Team of four. So, for me, that's the hardest race. So, twice niya na tinapos. Alam niyo yung mga very unassuming lang ng mga tao. Pero you'll be surprised of the things that they did. So, yun. Sa akin, yun yung atmosphere. Tapos, sobrang humble lang, chill lang, yun, ano? Yun. Ano pa ba? Medyo sobrang relaxed lang talaga ng atmosphere. Even sa start line, di ba, Brits? Hindi naman sobrang, hindi lang medyo. Relaxed talaga sila. Kasi talaga sila. Kahit kumakarera sila, iinom pa rin sila, di ba? Okay. Like, nung nag-PTL kami. May kilala naman o ganyan, kumakarera nandito, iinom pa rin. Pero diba? Siya habang nasa karera. Ah, habang nasa karera. Kasi ano yun eh, PTL, for example, 6 days, nag-hike kayo. Hike sila. Pagtigil nila sa refuge, isang bote muna sila, kain, tapos alis na naman sila. Oh, God, ano talaga, God, parang more about the enjoyment of the experience. Yun din yung sa akin na na-notice. And there's nothing wrong with, ano naman eh, with the difference, di ba, na being laid back or being very serious. Kasi yun naman, may ibang aspect of yourself na tinitrain ka naman if you want to be a very good triathlete, for example, or a very good runner, or a very good cyclist. Kasi, syempre, yun yung goal mo eh. Depende lang talaga sa goals. I guess, yun lang yung difference sa dalawa. Yung goal ng isa, how to be my fastest self. Yung isa naman, how to get from point A to point B na may enjoy ko, ma-maximize ko yung time ko. Diba? So, yun yung... Yun yung difference nila. Nice. Yes. Ganda. Ang ganda nung sinabi nila Brady doon. So, let's go to... Yung last race, last event na ginawa nyo was yung papuntang Canada ka na nagkaroon ng problem sa visa mo. Tama ba? Anong pangalang event na yun? Yung Tour Divide. Yeah. Nauna ka doon? Nauna ako ng 2 days. Nauna ka ng 2 days because one of... 1 week ba? 2 days. Nauna ka ng two days because of visa problem. Hindi, yun naman. Ako yung nahuli ng 2 days. Kasi yun talaga yung start time. Ah, yung start time ko. Friday siya nag-start. Sunday. So yung Grand Depart, which is lahat ng athletes from north to south, magsa-start ng Friday. Okay. Dahil sa visa problems ko, nag-start ako Sunday. Nag-start lang ako about the same time. So, nag-start ka nun, mag-isa na lang. So, doon naman si Tam tsaka yung mom ko, at least. So, kanina, ito kasi natanong na rin namin to kay Coach Ronald mo ulit sa previous episode. So, kanino ba mas mahirap na humingi na magpa-approve ng visa? Kay Canadian Embassy ba or kay Madam Tammy? Mas mahirap siguro sa kay Tam. Pero mas matagal lang yung approval ng Canadian Embassy. Ayun, guys, sakit. Diba? Diba? Maganda yung sagot ni Brady doon. Safe lahat. Mukhang wala namang outside the Colombo after that.
Sasagutin mo rin yan. Kala mo. Kasama ba ako? Kasama ka sa usapan. Swerte lang ako na si Majo. Si Majo. Si yes. So, okay naman. So, pero winish ko na sinama ko na lang siya kasi yung mga mali-mali ko na mga pinagagawa sa dapat. Kasi pagka sila kasi, si Majo, ang magaling siya sa mga logistics, mga ganyan. Eh ako, tapos, o di kayo yung mga time. Di ba mabusisi sila? Kami, hindi kami ganyan. I think that's so by nature. Mga, so yung mga mali-mali namin, inano ko, sabi ko, parang ano, first day niya pa lang. Di ba? First day ko palang palipad pa lang ako, palpak na agad ako. Dating siya sa airport. Hindi ko dala yung old passport ko na nandun yung visa. US visa. So hindi siya nakaalis. And ah, talaga? The next day ako nakaalis. So bumili siya ng panibagong ticket. Oh, wow. So naisip ko, dapat din nalala lang kita. Si Majo na lang. Dapat kasama na lang si Majoji dun sa ano. So for the background of our listeners, si Majo also does the endurance and multi-day events, no? May naalala ko isang event, UTMB ba 'yon na magkasama kayo na? PTL, tatlo. PTL, okay, tatlo. So si Majo isa sa mga pinakamalakas na female. Hindi mga kasamahan ni ano 'yan. Siguro ka level ni Sandy Menchi si Majo, di ba? Parang ibang discipline na si Majo, parang longer distance. Longer distance. Yun yung mga type niya. Pero parang si Majo, ano yata, Lilo ba ngayon? O ano bang event? Medyo, no? Medyo Lilo siya ngayon kasi na-busy siya sa work. Pero yung last event niya last year, nag-ano siya eh, Ultra Trail Val de Aran. Parang 100-mile trail race sa Spain, sa Pyrenees. But ano, na-cancel rin because of weather, weather problem. So let's go to Tour Divide kasi yun yung pinaka-latest, no? So, nung time na yon you started early with a mass start. And then si Brady naman, mag-isa na lang. So, kwentuhan nyo kami paano, may nag-uusap ba kayo noon na mag-antayan tayo, o magkita tayo sa ganito, kasi 2 days ahead ka na. Diba? So, ang dami mong hahabulin. Well, sa akin, hindi ko naman hiningi sa kanya na intayin ako eh. Na parang, I think nagtanong rin naman siya, ano, gusto mo sabay na lang tayo mag-start? Pero sabi ko, hindi. Kasi magandang experience yun eh, kung part ka ng grand part, diba? So in my head, parang iniisip ko, try ko na lang maghabol. Na, yun sana yung goal ko eh, na sana maabutan ko siya as early as possible para at least may kasama na ako, hindi na ako, hindi malungkot, di ba, yung experience. Ako, up to the last minute, wini-wish ko talaga na same kami ng start. Kasi, syempre, masaya rin na mag-suffer na may kasama. Correct, correct. Tapos, yung stories, di ba? Dumating naman ako, ano eh, the night before. The night before, yung last day. So, Thursday, ano oras ako dumating nun eh. Pero, in my head, ayoko naman na pilitin, tapos, sobra last pag ako mag-start, baka magkasakit pa ako. So sabi ko, I'll give myself 2 more days para maka-recover, maka-adjust. And then, habol na lang ako. So kung nag-follow kayo sa kanila, sa Instagram, and of course, si Boundless na Instagram page, kapag may ginagawa silang adventures, nag-update yan sila every time. So ang ganda lang sundan, kasi yung time na yun, lahat kami nakasubaybay, nag-abot na ba yung dalawa? Nag-abot na ba? Ilang days na kami nakasubaybay, hindi pa rin nag-abot. Jamie, bilisan mo na may kasama na si Aldin. Kasi si Aldin mag-isa doon, nag-stories din, hirap na rin siya. Tapos pinapakita yung na-solo na lang siya. And ang ganda sana tignan na nakasanayan na silang dalawa. Kasi since Everesting yata. Yung kayo nila, Christian Lim. Sa Cebu, na ginawaan nyo doon. Di ba kayo rin? Ikaw, si Christian. Tapos may isa pa yan. Si Lex. Na James. So, since Everesting days, hindi pa uso yung Everesting na virtual na yan. Ginawa na nila Brady yan. So, since then, nasubaybayan na namin yung adventures nila. So, going back to Tour Divide, syempre nag-uusap naman kayo from time to time. And then, yung strategy nyo. So, paano mo na-survive yun? Kasi may mga napalood ako, may time sa mag-isa ka na lang. So, what happened to the mass to the pag mass start kasi mag self-seeding ka. So self-seeding ka
actually hindi naman ano yun eh 5 minutes kasi sa sobrang dami rin siguro mga 100 participants rin. Tapos yung atmosphere very relaxed lang. Tapos makikita mo talaga yung mga fit na fit, yung mga elites talaga na ipapanalo nila in 14 days yung 4,300 kilometers na yun. So magsi-self-seeding ka depende kung anong target finish days mo. So ako ang ginol ko is around 22 days. So naka-seed ako 22 sa days. 22 days. Wow. So doon ako naka ano naka naka-seed. Tapos pag-start naman, sa start for the first week kasi lagi kang may makikitang tao kasi nagli-leapfrog kayo lagi. Okay. So almost sa simula kasi lahat may energy pa, tapos almost same pace kayo. So magkikita-kita kayo. On the second week, yun, nagsispace out na yun. So, tapos dandahan kayong nagbabunch up rin, yung mga halos kasabay mo na pace, dun, nakikita-kita mo rin sila, dun kayo nagli-leapfrog. Sometimes nagde-differ lang kayo in 3 to 5 hours, maya-maya makikita mo rin sila. O di kaya, you'll see them sa mga towns na saan ka magsisleep. Kasi, like for example, ako na check ko parang nag-average lang ako 180 to 200 kilometers a day. A day. So mostly yung nakikita ko on the second week up to the end, sila-sila rin yung nakikita ko. So yung mga goals ko, for example, ako ngayon hanggang dito lang ako sa ganitong town or dito ako magka-camp, yung almost the same na mga tao. So speaking of camping, kasi nakita ko, naalala ko, Brother Jamie, last may isang instance na parang nakitulog ka doon sa isang family na dapat nasa porch ka lang yata, 'di ba? Inaano. So nasa New Mexico na. New Mexico. Kwento mo naman sa amin kung ano so, yung Montana, meron ka rin, 'di ba? Oh, meron din. Pero yung family naman sa New Mexico 'yan eh. 'Yun yung last na state na lang namin. Ano yung process mo kapag ano yung ginagawa niyo? Ano makiki Parang ba tawag doon? Sa lahat kasi ng experience namin ni Brady sa mga races, parang na-perfect ko na yan yung yung look na parang titingnan ka lang ng tao, parang alam na nila na kailangan mo ng tulong. So, sobrang haba na araw yun eh. Ko dyan beggar. Sobrang haba ng araw na yun. So, the day before, wala na. Paano yung look na yun? Paano yung look na yun? Pakita mo dito sa... Secret yun eh. Kasi para gumana, di ba? Kala ko may puppy eyes na yan, ha? Parang may ganon. Pero the day before, kasi sobrang ano na yun eh. Hindi ako natulog kasi mataas na climb yun eh. Ano nga? Marshall Pass to. Mas maganda yung ikwento mo yung ano, may family reunion. Oh, yun. Yung sa Colorado. Oh, pero marami rin kasi yung yun, 2 eh. Days before, doon ako nag-camp. Ano yun eh, 4th of July. Okay. So may family doon or may isang town, nagpa-party sila doon sa camp na yon. So doon ako nag-camp. Ako inofferan ako nila ng food, ng water, which kinuha ko. Si Jamie nakiparty doon. Hindi, kasi medyo mahaba rin yung araw ko na yon eh. So I was assuming na may ano doon, may convenience store. Kasi nandun sa map eh, diba? Na meron. Pero pag ang taas na climb na yun, pagbaba ko, wala pala. Ano pala doon? Campground. The festival grounds lang siya. Parang people. Abandoned town siya, na mining town. Tapos dumadaan doon yung Colorado Trail. Colorado Train. Tapos konting campground lang siya. Timing. Sobrang desperate na ako. Yun, lumapit ako sa pamilya na... nagtatanong na I heard there's a convenience store near here. Sabi lang, no, it's so far back. You have to climb back the mountain and ganyan. Sabi ko, oh no, I've been riding all day. So imagine mo na lang mukha ko, di ba? Sino gusto makakita ng mukha ni brother? I-comment niyo dito. Kung gusto kung ganun yung itsura ko, kahit sino siguro maawa sa akin. Sa'yo. Sobrang desperate ako. Wala na akong tubig. Yung tubig ko, sobrang init na kasi the whole day nga, nagra-ride, di ba? Wala na akong pagkain. Timing, every year pala doon, umuwi yung mga pamilya kasi may family reunion sila. Okay. Ngayon, 4th of July nila, di ba? Parang... I guess, parang ganun. So, yun, parang kinupkup nila ako for a while, pinakain, binigyan ako ng
hotdog sandwich, ilang piraso. Binigyan nila ako ng tubig, binigyan ako ng... Ang galing nito, ang galing nito. Siyempre, nakipag-alubilo muna ako, di ba? Bakit naman yun, kakain lang ako, tapos sasibat na ako. Siyempre, medyo goody-goody muna ako sa kanila. So yun, at least na-survive ko. Kasi kung wala sila doon, that day kasi sobrang init talaga noon eh. Usually, pag mga was, ganyan, yung tinatanong sa amin, where are you from? Philippines. Where the hell is that? Oh, exactly. Pero very, ano rin kasi, very friendly yung mga tao doon. In that area kasi, yung continental divide na mountain range, sobrang bait ng mga tao. Midwest, siya. Midwest. Ang ganda. And majority sa kanila yata, puro Christians din eh. So, bait ng mga tao. Lahat ng makakausap mo, makita ka nila, you just tell them your story, saan ka galing. Malaman lang nila, oh, you came from Canada? How did that happen? Parang ganun, di ba? Gagawin mo yan? Ano ka baliw? Why? So, at least yun, parang yun yung story ko eh. Parang a series of good deeds by these random strangers that helped me from one point to another. Kasi kung wala sila dun, pare, hindi ko na talaga alam. Sobrang kabado. Ilang beses ako ganyan eh, nakabado. Magdadasal na lang ako. Lord, please. Please, padala mo naman ako ng mana. Yung mga cookies. Yung isang bag ng cookies. Oh, ito, dami nitong blessings sa akin. So at least, napakain nila ako. Pero hindi pa rin yun enough. I had to climb up one mountain and then pagbaba ko, hindi ako nag-go straight sa route. Pumunta muna ako sa isang town, nag-off-route ako. Pagdating ko dun sa convenience store, order ako isang buong pizza. Tapos nandun lang ako sa gilid, nasa sahig ako, kain ako ng kain, inom ako ng inom, trying to recover. Parang ganun parati yung ano eh, yung araw. Kasi syempre, kaming dalawa, hindi naman kami experienced bike packers. Tsaka ano, yung route kasi first time rin namin experience. Yeah. So, may mga ano naman, may mga online naman na makukuha ng mga guides kung anong gagawin mo ano, pero it's different kung nandun ka talaga na. Yung your research can only take you enough eh. So pag nandun ka na, kailangan marunong ka rin mag-improvise. Correct. So minsan ang ginagawa ko, kung ako nauuna, mini-message ko siya, buddy, dito ka mag-stay, dito ka mag-ano eh, yung mahirap naman kasi magkaiba kaming ano eh, yung timing. Yung timing. For example, siya natutulog siya sa usually sa tamang oras. Pagdating ng gabi, patutulog na siya. Ako naman dahil takot ako kasi ako mag-isa, hindi ako nagka-camp out. Maghahanap ako ng pit toilet or kung may hotel na or oh, may inn. Isa kang story na nasa banyo ka natulog. Ako mga 4 or 5 times siguro. 3 to 4 times rin ako sa pit toilets. Kasi kung magpipitch ako ng tent, doon talaga it takes time, magpipitch ka, tapos ayusin mo pa. Tapos hindi ako nakakatulog kasi yung ini-imagine ko, may bears. Eh kung sleep-deprived, ako majority of the time, if not all the time, sleep-deprived talaga ako eh. Usually, dahil takot ako nga mag-camp out, tapos wala akong pit toilet na mahanap, magra-ride na lang ako hanggang umaga. Tapos sa umaga, doon maghahanap na lang ako kung saan pwede. Kung may madaanan siya na... Pero grabe na experience talaga yun. So paano yung charging of devices, yung lights ninyo for that? And of course, the nutrition. Siyempre, siguro yung mga nutrition na dala natin hanggang kailan lang? Wala, hanggang 5 days lang yun. Yung kaya mong bitbitin. Oh, 5 days yun. Hindi ko 5 days. Ako, nauubos ko pa. Medyo matakaw ako. Siya kasi kaya niya na... kahit konti lang kainin eh. Uh-oh. Which is mali rin. Eh ako sobrang dami. Sa ganung kahaba, yung na-lose ko lang na weight was what, 6 pounds? Sa akin, mga 15 pounds na-lose ko na weight. Kasi ang calculation doon, dapat nagko-consume ako 5,000 to 6,000 calories a day. Okay. Yung nako-consume ko lang, kasi yun rin yung kaya ng capacity ng bike ko, mga nasa 3,000 to 4,000 lang. So negative ako lagi. Every day, kaya sobrang baba. So, yung nutrition naman, kung ano lang talaga yung mahanap mo na food, which is gas station food or sa towns, kung may makadaanan ka, towns, punta ka sa groceries, but you only could carry enough na food. So, kung whatever is available or kung ano yung maabutan mo, like
may mga times na yung maabutan mo is gas station food lang kasi yan yung 24/7. Mm. Gabi ka na makakarating doon. So, yun lang yung pagpipilian. Minsan mo. Nga, sarado pa. Minsan, sarado pa yun. Na parang may isang convenience store doon sa Montana na I was banking on it na dadating ako doon, resupply, and then sibat na kaagad. Pero eh pagdating ko, na. Dahil Sundays pala, for example, Sundays, closed sila ng 8 PM pa lang. Correct. Oh. Wala, pare. Natulog ako sa labas. Tapos nagantay ka na. Nagantay ako hanggang mag-open sila 8 AM naman. So nag-waste ako. Yun nga eh, yun yung mahirap doon kasi hindi naman ako nagnanavigate before sa mga adventures namin. Siya lang bahala at ako susunod. Sunod na. Ganyan lang. This time, parang crash course talaga siya sa navigation. Sa lahat. Sa navigating, sa kung ano yung kailangan mo dalhin for nutrition, kung saan ka titigil, kung saan ka magka-camp. Mm. Parang binigla na lang ako ng lahat na, sige, ikaw na bahala. Ikaw bahala ka sa buhay mo. Eh, usually, nagmamadali ako, di ba? Kasi two days behind nga ako. So, babanat ako. Hindi naman banat, pero mabagal na pace, pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung matutulog, and then, tapos magkakamali ako ng ganun. Mm. So, parang medyo disheartening din na, na nagpuyat ako ng ilang araw tapos yung kinain ko na oras sa kanya dahil lang sa pagkakamali na yun mawawala na ako ng 12 hours tapos hahabulin ko na naman yun. So ilang araw akong ilang may 3 days yata ako na ganun na check ko na yung ano yung sa dot watch sa dot watching ang dot watching kasi may website yung Tour Divide okay. Na makikita mo lahat ng participants kung nasaan na sila. We need to carry a GPS device so us and also our families, our relatives could watch to track us. So, yun, I can track kung ilang kilometers behind or days behind si Jamie. Tapos, chine-check ko, nasa na siya. So, sasabihan ko siya, diyan ka mag-resupply sa ganito, ganyan-ganyan. So, minsan, syempre, umuusad rin siya. Tapos, sabi ko, within one day na ako or half a day. Tapos magkakamali ako, aangat na naman. Tapos nung medyo nagamay ko na after the first week, sabi ko, okay na to, titira na. Tapos biglang gumawa ako ng one big day na parang... One big day. 23 hours yata ako na tuloy-tuloy. Tapos natulog ako. Pag-isip ko siya, nag 290k yung loko. Ayaw yan na magkakabol nito eh. Nag 23 hours siya, nag 22 hours rin ako. So, yung difference namin, lumaki na naman mga 300 kilometers. Doon yun sa Great Basin eh, sa Wyoming. Basin, nasabi ko, mahahabol na kita. Inaka. So, eh, time yung bumagyo. Pagbagyo, nagstay ako sa isang nag-overnight ako, siya tuloy-tuloy. So, lumayo na naman. So, yun yung frustrating naman na part sa bikepacking races. So was there a time na, of course, yung competition, friendly competition, hindi mawawala. It spices the, you know, yung event na yun. So usually, kayong dalawa, ano yung ginagawa nyo to boost yourselves, mga ganyan? Kahit anong event, kung may maisip kayo na event, kung paano kayo nagko-compete, siguro. Siyempre, ako, ang na-realize ko dyan, laging tinitingnan ko kung ano yung kaya ko na days. Tapos, yung sa mga ganyan kasi sa ganun kahaba, laging kalaban mo sarili mo eh. So, for example, ako, sabi ko, kaya siguro to ng mga 25 days. Pero, i-goal ko ng faster than that, ng 22 days. Tapos sabi ko, brady, ikaw, anong tinitingnan ko? Siyempre, medyo confident. 19 days! Sabi ko, 19 days kaya. Sabi ko, tangin na 19 days. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, tangin na ayos na si brady. 19 days, ha? Optimistic lang. 19 days siguro, average yun ng 250, no? To 280 a day. Siguro. Grabe. Kasi mga nanalo, 400 to 500 a day. A day? Oo. 400 a day? Hindi naman. Mga 300 plus lang. 300 plus? 300 a day? Pag 400 a day ka, 11 days ka na eh. Ayun na yung load ko ng isang linggo eh. 300 a week. Yung recently lang na si Lachlan Morton, binrake niya. Pero hindi siya recognized as record. Ginawa niya lang. Ex-pro pa rin siya ng EF Pro. Lachlan Morton. Ano niya? Tinapos niya yung buong route, 12 days. Mm. So imagine, 4,300 tapos 12 days, that's 400. No. Tama ba?
I guess yung way din namin para mag-motivate each other. Kasi syempre, magkakilala na kami. Yes. More or less, marami na rin kaming karera together, di ba? So, alam ko na kung ano yung attitude nito ni Aldin. Alam ko na, let's say, mountain bike stage race kami. Mm. Alam ko talaga na iiwanan niya ako sa ahon eh. Tapos maghihintay-hintay, titingnan-tingnan niya ako. So ako, sobrang sama ng pakiramdam ko. Syempre, di ba, na ako yung nagpapabagal sa amin. So usually yung ginagawa ko para ma-temper yung ano niya, yung pag-gigil niya. Titirahin niya ako sa flash. Titirahin mo siya sa flash at sa downhill para malas pagla siya. Para sabay na kami. Para malas para sabay. Oh, para sabay na kami. Para 'di ba? Ganoon naman yan. Always eh. Dapat kilala mo talaga yung kasama mo. So kahit sa mga adventure, for example, sa Pilipinas Traverse, kasi syempre, boring yun, di ba? Nagra-ride lang kayo the whole day. So, minsan magkakarera kami, oh, sige, bawat arco may puntos. Oo. Bawat arco. Ang saya nun. Diba? Segment. Oh, segment. Sa Cordillera. So, every climb sa taas, may arco yun eh. Yung mga provincial, ano, boundaries. Diba may arco? Welcome to Quezon. Welcome to ano. So, bawat arco, magsisprint kami. So, how to make 2 to 3 kilometers lang titira. How to make it fun lang din. Yes. Uh-huh. Kasi kung hindi, nakakaumay din. So, may point system kami. Saya rin ang ganun. So, yung mga ganyan, di ba, do you... Is that an open invite? For example, locally, you want to do it? Again, for example, Pilipinas Traverse or any other adventure race na gusto nyo gawin. Is that an open invite? Kahit sino ba ng mga friends nyo, pwede sumama or... Oo naman. Ini-invite rin namin sila. Tapos iba nga sumasama sa amin certain segments. Like si Tito Chan, di ba? Oh. Sumama sa amin sa Luzon segment. Tapos may sumama ba sa... Ah, sa Mindanao. Si Jong sa Hulga. Sinamaan kami sa Bukidnon, yung mga ganyan. Tapos, syempre, pagka nakikita nila na ginagawa namin yun, no, ano, nagsasabi rin sila, kaya ba namin yun yung, for example, yung Silk Road Mountain Race? Sabi niya, kaya naman yun. Kung gusto nyo... Oh, very optimistic. Very optimistic. Pero pwede ka lang mamatay. Sa Silk Road Mountain Race. Medyo mahirap talaga yun. Compared sa... So, anong... Sa lahat ng mga adventure races, lahat ng adventure events na ginawa nyo, ano yung pinaka mahirap sa lahat? Sa... Well, sa akin, yung Silk Road Mountain Race, mahirap talaga. Mahirap yung Silk Road. PTL pala sa akin yung mahirap. What is PTL? Yung Petit Trot Leon. Yung sa UTMB din. Yung UTMB. Sa UTMB, yung 300 kilometers na race around the Alps. Yung self-navigate, semi-self-support. Yun, mahirap yun. Kasi, ang hirap talaga ng terrain. Tapos walang terrain na ganyan sa Pilipinas na pwede mong pag-trainingan. Practice, ano? Oh. Saka the whole time, naghahabol kami. Naghahabol. Because? Yung cut-off kasi 6 days eh. Okay. Kaya sa first night pa lang, nag-decide si Aldin na matulog na matagal. So afternoon, very optimistic. For some reason, gusto niyang sumali ng PTL na very technical, dumadaan ka sa mga ridge, dumadaan ka, may mga rappelling, di ba? Oh, hindi naman rappelling, pero may rope sections. Traverse. May mga sections sa ice, di ba? Pero siya, may fear of heights siya. Okay. So kami ni Majo, sige, makiklear na namin, tapos nasa kabilang bundok kami. For example, naghihintay lang kami kay Aldin, tapos sobrang lamig, tapos makita mo siya, pinapawisan. Kaya siguro, yun yung pinakamahirap sa kanya. Yung exposed na ano. Tapos, very sleep deprived din kami for 5 nights. Five nights. Kasi more or less, mga after nung first night namin, isang oras. One hour na lang for the next 5 days. Yung sa'yo, Brady, ano yung pinakamahirap sa lahat ng events na nagawa mo? Yung pinaka... Hindi ko masasabing nahirapan ako sa ano. Yung sa... pinakamaraming nag-talk ka kay God. Yeah. Hindi, so, hindi nag-talk talaga kami ni Lord. Always naman eh, sa lahat ng races, nag-talk kami. Pero yung mas naging close kayo, na ano, diba? Hindi, yung mas naging close kami sa Tour Divide, mas nahirapan talaga ako doon. Yung sa ano naman, Tour Divide? Oo. Oh, yung nahirapan ko sa Silk Road, kasi wala nang ibibigay yung katawan ko kasi nagkasakit ako. Yun yung nagka-COVID ka? Hindi ko alam ko COVID. Altitude sickness. Yun yung nag-DNF ka, tama ba? Tapos mag-isa ka na lang nagtapos, diba? 6 day onwards. Kasi yun, ilang days lang yun eh. 6 days. Tapos I called it quits na after. Pero dahil nagkasakit. Pero in terms of
yung daily na mental battle na kung tutuloy ka or pag sunset na putya, puro pace songs na yung kinakanta mo hanggang umaga. 'Di ba? Kasi nag-conk out yung iPad ko, so putya, kinakausap ko talaga sarili ko the whole time, ako mag-isa eh. So yun yung every night na nagbabike ako mag-isa sa forest, tapos tumitingin-tingin ako parati na putya, baka kakainin na ako dito or imagine, let's say may ibang tao na kukunin lang ako bigla, kasi ako mag-isa, sobrang quiet. Sarili mo lang na imaginein mo na lang pag kaminsan sa Tour Divide nagbabike ka sa high mountain passes. So ang highest mountain kasi dati dito sa atin hindi sumusobra sa 3000. Pero doon mga nasa 28 to 3000 ka, ganoon. Tapos forest siya, pitch black. Tapos medyo technical trails siya. Tapos bit-bit mo na bike pang cross country na full pack. Tapos ikaw lang mag-isa. Tapos minsan, pag ilaw mo, may makikita ka ng mga mata. Tapos, syempre, alam mo, bear country yun eh. So, but of course, marirealize mo minsan, ay, hindi pala bear, buti na lang. Deer lang pala. Kasi ang mga deer, pagka inilawan mo, tumitingin talaga sila sa'yo eh. So, syempre, pero syempre coming yung, from the Philippines, na wala kang kalam-alam. Wala kang bear deer. Hindi, takay na pagkita mo, oh shit! Dinner ako nito. Siyempre, yung survival instincts mo rin kasi na may purpose yun eh, na pagtingin mo, magugulat ka, matatakot ka kasi ano yun eh, fight or flight mo na yun kaagad. Yes. Isipin mo, every night for 23 to close to 24 days, ganun. Na nag-iisip ka nga, pucha, baka ito na itatapusan ko. Tapos may nag-howl-howl sa gabi na, mga ganyan. Sabi ko, wolf yun na. Yun pala nalaman namin. May mga coyote. Na parang after Colorado, nag-isip na ako, okay, salamat. Cross na New Mexico, wala na akong problema. Hindi na ako matatakot. Sa bear. Tapos pag-cross ko ng New Mexico, pa-sunset na, biglang may mga nag-howl. Howl, sabi ko. Diyos, sabi ko, Lord, ano ba naman to? Bakit parang papalapit ng papalapit yung howl? Mga coyote iba, pala. Iba. Ano iba. Talaga? Yung sa Silk Road kasi, of course, syempre mahirap talaga siya. Mahirap yung terrain. Yung terrain ang hirap. Pero kasi may kasama ako. So mentally, parang hindi naman ako nagsasabi na sobrang hirap. Parang yung iniisip ko naman, hindi na rin, wala nang maipipiga yung katawan. Diba? Kahit ano gawin ko, kahit magpahinga ako. So diba? Paano ka naalis sa course nung time na yun? Wala, nagpasundo lang ako nung naganap ako ng taxi, tapos nag-drive. Nag-stop kami sa isang town, major town yun. Tapos, sabi niya, Brad, hindi talaga na kaya ng katawan ko. Ano. So, nagpatawag kami. Kasi mentally naman, parang gusto ko rin, pero wala eh. Nagda-diarrhea na ako, ubo na ako ng ubo. Tapos, pag bumababa ako below 2,000 meters above sea level, umu-okay yung katawan ko. Pero once umakit ako ulit, okay. Yun na, ubo na ako ng ubo, tapos wala nang power yung legs ko. 3 days namin yun na tinry na makarecover, no? Tapos so, what we do, dandahan lang talaga pag-akyat sa mga 3,500 ng mga passes. Tapos, we aim na to sleep low always below 1,500. Okay. Eh, in my head, parang ayoko masobrang delay kasi makakut off to. And sobrang layo pa yung next na major town. Eh kung magkandaleche-leche ko sa taas ng bundok, mahahassle pa siya. So, kaya yun, minessage ko na yung organizer na can my partner continue even if I scratch yung tawag kung mag-DNF. So, okay lang naman daw. So, nung time na yun, nasabi ko, sige, quits na. Binigay ko na lahat, pera and everything. So, sige, ikaw na bahala. Discover, may pera pa pala siya. Kasi before that, ang challenge namin, may sakit na siya, tapos wala na kaming pera. Yun pala na itago namin kung saan. Kasi sobrang takot namin na baka mawala o ma-hold up kami, tapos tangay lahat ng pera. So, saan niyo tinago? Saan ko tinago. Nawala ako, tapos nahanap din pala. Pero yun, for me, it's a toss-up between yung PTL and yung Tour Divide. Pero yung Tour Divide, kasi ako mag-isa. Iba-iba rin talaga kung ito iba mag-isa. Rin, no. Iba yung mental battle. So how do you, well, let's talk about quickly yung preparation. Kaya katulad yan, mag-it yung may bears, may mga ano. Do you bring like self-defense? Bear spray. Or yung worst case scenario stuff ninyo na nandun sa bike
Sa ano kasi, noon kasi talaga yung from Canada hanggang Montana and Idaho, Wyoming. Mm. Anong talaga yan? Grizzly bear territory talaga yan. The brown bear. Brown bear. So, Idaho and Wyoming. So yun yung mas delikado compared sa black bears. So yun, yun talaga. Parang for someone who's not familiar, may mga kilala kami na hindi talaga nagdadala ng bear spray. Ah, talaga? Oh, hindi talaga nagdala ng bear spray. Yung si yung Australian, di ba? Hindi mo nagdadala ng bear spray yun. So, kami kasi someone who is not familiar with the place and with bears. Hindi naman wala. Tayo sanay kasi wala namang predators wala. Dito. So, na, na-practice nyo ba kung paano gamitin yung bear spray na yun? Hindi. Ako kung natatakot na ako, pare, tinatanggal ko na yung safety pin. Ah, yun. Tinatanggal ko kasi, na. Kasi, as in, umaabot sa point na minsan magbabike ako, hawak-hawak ko na. Ah, talaga. Oh, kasi sa Canada pa lang eh. Canada pa lang parang na-experience ko na na kinabi ako doon sa ano sa wall. Oo, sa single track na area sa forest. Wigwam. Sobrang takot na takot talaga. Doon nag-start actually yung fear ko kasi sobrang quiet. Eh may river doon sa gilid, 'di ba? Eh yung bears, 'di ba, usually tumatakbo sa river. Eh ako mag-isa, nagtutula ako ng bike kasi single track tapos may mga routes. Wala kang hindi mo ma-ride. May mga sections time, na itutulak mo. Hawak mo na yung bear spray. Oo, tapos natakot pa ako kasi bigla akong may naririnig na parang footsteps na mabilis. Na, syempre, sobrang quiet eh. So, you know, tingnan, papalapit ng papalapit yung footsteps, paglabas rabbit lang pala. Oo. Pero diba, parang nakapraning pala talaga. Sobrang praning talaga siya. For someone na hindi ka familiar sa place and yung mga animals doon. Oh, may kalalagyan ka rin talaga. But I think, ano yun eh, it makes it, that yun yung nagpapa-excite lalo doon sa, it's part of the recipe, kumbaga, it's part of the whole experience. Hindi, yun, doon mo, ano, doon mo ma-appreciate kung may araw na. Kung gabi, kung gabi iba yung ball game talaga, kung may araw na, ay, salamat. Buhay pa. Parang ganoon yung feeling eh. Okay. Ay, salamat, buhay pa ako. May ano, may isa pa akong araw na pwedeng ano. Yeah, yun talaga pwedeng mag-ride. May mga yun yung mga gratefulness na mga grateful moments mo eh, na oh, thank you. Sunrise na naman. Di ba? Siya, pero ibang klase. So let's go to this brother Jamie, may FB post ka na 2,697 miles, 4,000. So 4,300 kilometers, 23 days. Ito 'yon, no? Yung tour divide, 100 weather conditions, 2 nights sleeping in a toilet. First to raise the Philippine flag on the tour divide. Sabay kami nun. And one of the world's toughest biking tests of endurance, self-reliance, and mental toughness. Ang ganda nun. So kung makita nyo yung, punta nyo yung Facebook page nila, napakaganda ng recap na to. So, we are done with your experiences sa endurance and adventure racing. Let's go to your advocacies. So, meron tayo for Brady, Jamie, yung NVC Foundation. This is the same as Ines. Yes. Yung sa Mingo Meal sa Jamboran. And then kay Aldi naman yung Potion Project. Potion Project. So ito yung sa dog, sa strays. Now let's go first with Jamie. Yung foundation natin dito sa NVC, anong event ulit ito yung nag-raise ka ng funds for the kids? Yun yung sa Tour Divide. So anong summary, bakit mo siya ginawa? Because NVC has been there and we've known NVC because of Ines, yes, who is also a fellow Negrense. Yes. NVC because it's homegrown. So, sa Negros talaga nag-start yun. And magandang advocacy nila that they try to help out yung mga malnourished children in different parts of the Philippines. So, yun yung napag-isipan namin. Na, of course, education, maganda rin sana. But, syempre ito yung upbringing talaga ng mga kids eh. Yun yung greatest issue din in some parts of Negros also there, which NVC supported through our event, 'di ba? Yeah. Na nakapag basically adopt ng 104 kids that they will feed for a year sa Kawayan. Nice. So grabe kasi in the Philippines daw yung Kawayan before was fourth. Mm-hmm. Sa malnourished.
So at least nag-improve na rin daw, nasa 11th na yata. But imagine sobrang daming malnourished kids. Mm-hmm. So makikita mo stunted yung growth nila. Ang daming issues din talaga. Once maka-visit ka sa mga ganitong places, very very disheartening rin siya na hindi sila nabibigyan ng suporta, di ba? So yun, kaya namin napag-isipan yun. And very hands-on si Tita Millie, yung founder ng NBC. So that's why we picked it. So let's talk about Potion Project. Going back, nag-start to kasi we're doing this type of events. Yeah. Sabi namin, minsan kasi pagka when you're there, naghahanap ka rin ng, syempre marami ka rin mga motivation o ano. So this is, kumbaga yung advocacies na to, pag if you're doing those type of events, parang there's another motivation for you to go on and... alam mo yun, daily grind siya. So, yeah. At least you have another layer of motivation parang na bigger, I'm doing this bigger purpose. My bigger purpose. Oh. So, yun sa amin naman, ang Potion Project naman, it's nag-start siya sa Bacolod during the pandemic. Mm-hmm. Nag-a-adopt sila ng mga stray dogs, then nire-home nila yun. Tapos, kasi parang na-discover nila na yung pinuput down yung mga stray dogs. Yeah. Grabe yung ways of putting down these dogs. So instead, inadapt nila yung mga stray dogs na yon. Okay. So actually meron na yan dito sa meron na sa Bulacan. So meron sila sa Bacolod, sa Bulacan. Then you'll be surprised na malaki pala yung daily operation expense pag sa mga to feed all these stray dogs before they get adopted. So, yun yung advocacy namin. So, we talked to the founder. Sabi ko, I'll dedicate this ride to Potion Project. So, yun, we raised funds rin also for Potion Project. Ayan. So, to all our listeners and viewers, please do check out the pages of NVC Foundation and Potion Project if you want to be part of their advocacy. Syempre, yung ginawa nila, Bradish dito, it's just one of the events. And as mentioned, yung kay Ines, yung annual na jamboran niya, lahat ng ng miles, lahat ng kilometers doon will be translated into meals papunta sa ating mga undernourished children. So, we will put the link somewhere here siguro. Yung editor natin dito. O pwede rin dito. So, okay. So we will wrap up the episode. Last words for our viewers, few tips siguro on how you want to start your endurance journey, maybe get into adventure. Is it adventure racing? Hindi siya racing. More on adventure racing. It involves a lot of skills. Anong kategory siya, Wabagsak? Endurance? Masyado kasing ano eh. Kasi ang adventure racing, di ba, may POSF, si POSF, may adventure racing. May sariling ano siya. Yes, so isang kategory siya. So how do we categorize this? A multi-day endurance event. Oh, parang ganun. Okay, so if our viewers, kung nainganyo man kayo sa mga stories nila, Brother Jamie at saka ni Aldin, start ka muna sa'yo, brother, if may mga gusto tayong sabihin sa ating viewers dito sa camera to. Naka-roll tayo, guys. Okay? I guess if you want to add more color to your life, try to enjoy the outdoors. But talaga? Parang ano siya, bahari eh. Hindi naman siya not for anything else. Parang it's you can get a lot also eh. A lot of learnings, a lot of joy, a lot of humility. In enjoying these types of events, it just takes one step, and nature will do the rest. Yun, hanap talaga si Brady, di ba? Nature. Adlib yun, hindi yung pinractice. Ngayon lang yan. Pati yung pang closing remarks ko, ngayon lang yan. Brady, dito siya sa camera, sa gitna. Few words lang. Ang sa akin naman, always ang pinakamahirap dyan is the first step. Yes. The first step. Sometimes hindi mo rin talaga alam kung ano yung ending. If you overthink it, sometimes hindi yun natutuloy. So, first step,
decide na gagawin mo yan, then eventually, yung ginawa namin, halos yung third divide, we eventually... Don't worry, you'll be fine. You won't die. ang relax ang vibe dito. Si Lord bahala sa'yo. You'll get closer to God, di ba? Yung relationship mo with God. Yeah, ganun talaga yun. Opportunities to talk with God. Yeah, diba? So, yun. Basta as long as your whatever your motivation is, as long as you're enjoying it. Yun. As long as you're enjoying it, yun yung pinaka-importante naman. So, yun naman yung ano namin. Kasi, what's the purpose? Para ano lang, for purposes of, para, ano, expectation ng mga tao, or kung ano man, or, ano, hindi mo yun gagawin because of that eh. Gagawin mo yan because gusto mo, passion mo yan. Yes. Sag-enjoy ka. Yun yung importante. Ganda. So, sana sa susunod na gagawin na event nila, Bradys, may mga kasama na sila na ano. Speaking of, what's next for you guys? Kasi ang alam ko, annual nyo ginagawa yan, yung mga, at hindi kayo umuulit ng nagawa nyo na. What's next for this year, 2024? Ikaw. Sa ngayon sa 2024, may ano muna kami, nag-break muna nag-break kami. Nag-break muna kami. Break muna kami. Mutual understanding na so, nag-break muna. So siya, nag-usap kami, sabi niya, Brads, I will dedicate time sa... Sige, pwede mo sabihin sa 1,000. Sa 1,100 subscribers. It's his story to tell. Assign mo that. Sa sports, ano, gusto niya daw mag, ano, focus sa triathlon. Mag-triathlon muna. Gusto ko disciplined naman. So, ano, para iba naman. So, hindi pa ba to, aside from triathlon, hindi pa ba ito yung longest endurance race of life? Hindi pa ba yung... Hindi, nandun na tayo eh. Life is ano, a series of events talaga. So, additional na lang yan, di ba? Additional ang triathlon. New journey. Linawin natin, additional ang triathlon. Lahat yan. Yeah, okay. So, tapos ako naman, mag-dedicate muna ako sa, ano, sa enduro and sa... baka multi-day stage na mga enduro racing. Baka mga local muna. Local, okay. Local muna kasi gusto ko improve yung mga skills ko sa enduro. Tapos lalo na sa, ano ngayon, may bago kami adventure yung sa Santa Cruz bikes. Bikes, so, Santa Cruz yun yung bikes. Ano, so more on downhill, ano siya, downhill, gravity-fed siya na mga, na events. So, yun na muna. So, tapos next year, actually dami naming bucket list. Mm. So, sabi ko, actually, yung Silk Road, gusto rin namin balikan ako, babalikan yan. Ako babalikan ko kasi. Babalikan namin yun. Babawi so, yan. I'm just waiting for him to say, Brady, ito yung date ng Silk Road. Sabi ko, I'll be ready. Yeah. So, yun, mga, apart from that, meron kaming, yung gusto namin, Transbalkan, no? Transbalkan so, naman, yung Slovenia, Czechoslovakia, Bosnia-Herzegovina, mga 2,000 kilometers siya dun sa Balkan states. Nice. Tapos, ano pa ba? Ano pang naisip natin ng mga ano? Yun, BC, yung ano, BC bike race. Yung Baja siguro din. Ayun ba? Pero maghanap muna ako ng motor na abot ko. Yeah. So, yung Baja 1,000. Yes, Baja 1,000. So yun, anything you want to promote? Of course, your business, yung napakalaking bike shop natin dito, Dance and Boundless, and of course, kay Atty. Aldin, yung Ahon. Brother Jamie, ikaw muna please if you want to promote. Paano ba? Hindi ako masyadong nagpo-promote nga eh. But i-promote na natin. Yun nga. So, we run a shop in Makati, Bacolod, and a few Cebu. Other running stores. So, if you're interested in hearing more stories, you can visit and then we can talk with each other. Please don't forget to follow DBS. Ano bang? Dance PH. PH. Yeah. ORP Philippines. Yes. Yan, lahat yan. Kay Boss Jamie tsaka kay Boss Joey yan. Ahon? Sa amin naman sa partner ko with Ronald sa Ahon, outdoor apparel company siya. Then also, Santa Cruz Bikes. Yes, sa yun. Santa Cruz Bikes. Pinakabagong mountain bike. They are the new distributor of Santa Cruz here in the Philippines. Specializes in ano to, enduro. Diba? Gravity fed. So, downhill. And downhill. Mga ano... downhill, enduro, more on enduro, trail bikes,
Ngayon may gravel bikes na, yung Stigmata. Tapos ano, e-bikes. Nag-enjoy ako ngayon mag-e-bikes. Saya mag-e-bike. Ganda, ganda ng e-bike. So yun, again, brothers, maraming salamat for your time. Thank you for sharing your stories. No? So again, to our viewers, please don't forget to follow us on our socials. We have so Spotify, YouTube, and Instagram. So kung napanood nyo to, nandito na kayo sa face, nandito na kayo sa part ng video na to, siguro mga nasa 1 hour, mag-1 hour yata to. Please don't forget to follow us. No, 1,100 subscribers on YouTube. Maraming salamat sa pag-support sa amin. And that's it for this episode. My name is Rafi, together with Jamie Ramirez, Alden Lim, and we out. Thank you. Thank you.